Hello, magandang gabi sa ating lahat. Yung isi-share ko sa inyo ngayon na video is, na tutorial actually, is about naman kay, paano pa mag-add ng splatter effect sa Canva. Kung makikita nyo, ayan, ang tawag dyan sa, sa pinupoint ng arrow na yan ay splatter. So, kay Canva, dali lang po nating ma-achieve yan, si splatter. So, of course, ang first step natin ay pumunta kayo sa inyong mga Google, sa inyong mga browser. Pumunta kayo sa canva.com and login mo yung mga account nyo. Kung wala pa kayong account, mag-sign up lang kayo kay Canva. Kailangan nyo lang ang inyong mga email address at pwede na kayo makapag-create ng account kay Canva. So, maraming templates dito kay Canva na pwede nyo gamitin. You can use any of these. So, ako kasi, madami na akong design dito. So, kinakopy, dinuduplicate ko na lang siya para yung mga original na design ko is hindi siya mawawala. So, pag may bago akong design na gustong gawin, nagduduplicate copy lang ako. Like this one. Try natin siyang i-duplicate. Ayan, make a copy. Mag-make a copy ka lang and then magkakaroon ka na ng copy. Para yung original design mo dito sa pinagkopyahan natin, hindi siya mawawala. So anyway, punta na tayo dito sa splatter effect natin kay Canva. So ako, yung splatter effect na ginamit ko dito ay itong abstract watercolor. So paano ko ba ginawa yan? So pag nakapunta na kayo kasi dito sa design nyo, let's say, mag-open tayo ng bagong design. Ng bagong template, sorry. So, create a blank presentation tayo, kunyari. Ito yung sample natin na gagawin. So, kapag nandito na tayo, ang una nating gagawin, hanap kayo ng background para dun sa, ayan, i-duplicate page muna natin para hindi nga siya mawala. Kung kanina, yung mismong design natin, yung buong design natin, ang dinuplicate natin. Ngayon, pag nandito na tayo sa loob ng existing design na meron tayo, yung mga pages natin dito, pwede din natin i-duplicate. Like this one. Para hindi siya mawala. So, kahit na mag-delete ako dito sa slide na to, yung original ko naman na design, nandun pa rin sa kabilang side. So, ano ba yung element na ginamit ko dito? So, dito, ang ginamit ko is yung picture ko sarili and then yung nasa ilalim nito, naka-do-tone ito. Dito siya makikita sa effects. Ayan, effects. Pili ka lang ng kulay. Ayan yung do-tone dito. Ayan. Pili ka dyan. And then ito, para lang magkaroon nga tayo ng effect na, since splatter yung pinapakita natin na effect dito, nag-crop ako dito. So, kung bubuuin yung picture ko, ganyan siya. Ito din, nag-crop din ako dito. Then, paano ko siya ginawa? Nung nakrap ko na silang dalawa, so, pinatong ko sila dyan. So, ganyan yung pagkakadesign ko. And then, etong splatter effect na to, para makapunta ka dito kay splatter, dito sa mga menu, dito sa left side, hanapin mo lang to si elements, and then, type mo lang dito sa search box, splatter. And then, lalabas na itong mga splatter na to, pili ka lang dito kung ano yung gusto mong splatter based dito sa design na gusto mong gawin. So, ako kasi, I am using the free version lang ni Canva. So, pwede naman nating itry yung pro version nito. Ako kasi hindi ko pa rin siya na itatry. Free daw siyang gamitin for 45 days and pwede mo naman siyang i-cancel anytime bago matapos yung trial period mo para hindi ka ma-charge ni Canva. So anyway, mabalik tayo dito kay splatter effect. So ang ginamit ko dito ay abstract watercolor. So pili na lang kayo dito ng mga design nyo. Kunyari, delete muna natin para makita nyo. Let's say ito yon. Pwede natin siyang i-rotate para maano siya sa design natin. Pwede natin siyang i-drag. Ayan. And then, palta natin yung color. Medyo dark tayo.
siya makita. So, dito sa layo, sa medyo makikita siya. Ayan. And then, pwede natin siyang i-move backward para umilalim siya dun sa design natin. And pwede tayong mag-click ulit dito sa mismong elements natin or we could simply duplicate yung element na ginamit natin kung yun lang din naman yung gagamitin natin na splatter. And then, i-move backward natin ulit siya. So, ayan. Ganyan mag-add ng splatter effect. So, marami kayong paglalaroan na design dito based nga sa pagiging artistic nyo. Ako kasi hindi ako ganun talaga ka-artistic, pero dahil kay Canva, kahit papaano natututo akong mag-design. So, yung finished product ko kanina, ito yon. So, ang ginamit ko dito kanina ay abstract watercolor. And idagdag ko na lang din itong font na to. Ang effects na ginamit ko dito ay splice. Kapag splice, yung color nung mismong nandun sa loob, like this one, is black. Palta natin, yung loob ang mapapalta ng color. Then, yung pinakang outline niya sa labas, ito siya. So, ayan. Ayan. And then, mapunta naman tayo dito sa next na ginawa ko. Paano ko ba ito ginawa? So, i-duplicate muna natin ulit yung page natin. Itong makulit na splatter na to. Mali ako ng spelling. Splatter. Ayan. Yung splatter na makulit na yan, ang ginamit ko dyan ay medium grunge black splatter. So, talagang gumagalaw-galaw siya. May background po ako sa ilalim. Ayan. So, anyway, para makapili po kayo ng mga background, punta lang po kayo dito sa photos. Marami pong ready na background dito kay Canva na pipili lang kayo based nga po sa design na bet nyo. So, kung mahilig kayo sa flowers, so, pwede nyo i-background si flowers. Ayan, pwede nyo pong i-background yan. Ayan, ang mga lavender na yan. Pag, saan napunta? Ayan. Pag ni-replace nyo po yung background, Siyempre, mare-replace po yung background natin. So, ayan. So, yung splatter na ginamit ko dito, katulad ng sinabi ko kanina, is medium grunge black splatter. So, again, sa elements po, nakikita ang splatter, pwede nyo po siyang i-browse. Marami po siyang kind ng splatter dito. So, ayan, kung makikita nyo, ayan. Depende nga po sa design na gagawin nyo. Ito po si splatter. And then, saan na ba tayo? Oh, wala. Na-delete ko yung slide ko. Dito naman po sa ikatlong splatter effect na ginawa ko, yung element na ginamit ko dito, simple lang din po ito. Elements na ginamit ko dito is paint splatter. So, paano ko po ba ginawa ito? Katulad nung nabanggit ko kanina, ito pong nasa ilalim, ito po ay duo tone. Dito po yan sa effects. Pwede po tayong maglagay ng ilang perasong ganyan. Kung ilan yung bet natin na ilagay. Pwedeng iba-iba sila ng color. Yan. And then, ito pong nasa ibabaw, yung original natin, yung walang duo tone or walang effects. I-forward natin. Ayan, ganyan. And then, ito pong mga splatter na ginamit natin. Ito po ay paint splatter. So, pili lang po ulit kayo dito sa mga splatter natin. Ayan. Kung gusto nyo pong nasa ibabaw ng inyong design, pwede pong nasa ibabaw. Kung gusto nyo pong nasa ilalim, pwede pong nasa ilalim. Ayan. Depende po sa design, sa outcome ng design na gusto nyo pong tawag nito, ipakita. And ito po, dagdag ko lang din po, ito pong effect naman itong text natin is, ang effect po na ginamit natin dito ay curve. Kapag naka-curve po tayo, punta lang po tayo dito sa effects para ma-adjust natin yung pagkaka-curve niya. So, pwede pong curve na curve, like this one po. Pwede naman pong hindi masyado curve. Pwede rin nating i-ganyan yung nakabaliktad po ng pagkaka-curve. So, ayun. And then,
On my last naman po, paint. Ayan, paint splatter din po itong ginamit ko dito, itong mga to. Ito pong si ate girl na to, elements din po ito. Nag-search lang po ako dito ng lady na element. And then, ayan po siya. Itong upo na to, dito din po ito galing sa elements. And then, ayan, kung makikita nyo po, ano bang nangyayari dito? Ayan, ito po yung mga splatter na ginamit ko dito. Paint splatter po. So, again, pwede pong nakaibabaw yan sa design nyo. Pwede naman pong nakailalim. Depende po sa outcome na gusto nyong ipakita sa design nyo. Explore nyo lang po si Canva. Napakarami pong useful na elements si Canva. And Canva po for me is highly addicting. Nakaka-addict siya actually. Bakit? Kasi kahit hindi ka marunong mag-design, once na natuto kang mag-Canva, parang hahanap-hanapin mo siya na mag-design ka ng mag-design ng dahil kay Canva. Kahit hindi ka po ganun kagaling mag-design, napakadali rin po talagang mag-design kay Canva. Hindi mo kailangan ng mga anik-anik na madugo ang skills para makapag-design ka kay Canva. Ayan. So, ayan lang muna po for the meantime. At kung may katanungan kayo, just comment down below. Salamat sa pagbisita sa ating YouTube channel. Hanggang sa mga susunod natin, ha? Mga tutorial.